ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Matulis sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Nandito na ako sa harap ng bahay. Tamang-tama. Itong tama ko sa ininom kong serbisa. Ang sarap talagang uminom ng serbisa doon sa tindahan ni Ija. Tahimik. Hindi tulad sa tindahan nila Darwina ng daming marites. Nakakainis. Bisit ka, Bibang. Mag-aagaw ka rin ng asawa. Pareho kayo ni Susana na mag-aagaw ng asawa. Inagaw mga asawa ni Mildusa. Mag-aagaw sila ng asawa. Akala ko noon, si Kulasa lang ang problema ko. Yun pala. Pati si Shirley, Veronica at Tintin. Ngayon, si Bibang uli. Humanda ka, Bibang. Gaganti ako sa iyo. Ano ka? Anong pakiramdam mo na ngayon? Lumalakas ako, Bibang. Gising pa pala sila. Sa'yo eh. Talagang magapalang kanyang Bibang na yan. Harap-harapan na ginagawang pang-aagaw ng asawa sa akin. Dito lang ako sa labas. Kailangang makaganti ako sa iyo sa gabing ito. Tintayin kitang lalabas sa kwarto namin. Lalabas na si Bibang. Sasakalin kita hanggang mamatay ka. Eto na. Papatayin kita! Bitawan mo ka. Bayaw, tulungan mo ka. Itong sa'yo? Aray ko. Nabalian yata ako ng tadyag. Aray! Tarantado ka po niyan. Magtatangka ano pang patayin si Bayaw? Bebang! Kumuha ka ng panali at igagapos natin ang pangit na matandang to. Pinagtangka ang patayin si Bayaw. Opo, Vice Mayor. Sandali lang. Kukuha ako ng panali. Ay, Kuya. Huwag mo akong talian. Kontas eh. Akala ko. Ang akala mo, mapapatay mo siya. Ngayon, humanda ka. Ipapakulong kita. Kuya. Bayaw, dalian mong kumuha ng panali para maigapos na natin siya. At tatawag ako ng pulis at ipapakulong ko siya. Dahil pinagtangkaan niya si Bayaw na patayin. Ay, Kuya, nagkakamali ka. Hindi ko siya pinagtangkaan patayin, kundi... Hindi pa ako bingi po niyang. Malinaw na malinaw ang narinig kong sinabi mo na papatayin mo siya. At minuro mo pa nga eh. Kaya bibigyan kita ng leksyon. Ipapakulong kita! Pare Asyong. Ikaw? Nandito ka na naman, pare. Huwag kang papasok sa bahay, pare. Baka manira ka na naman ng mga gamit. Dito ka lang sa labas. Huwag na sa bahay. Kukuan, nagpunta ako rito para iparating sa iyo ang nakakagulat na balita. Nakakagulat na balita ka, ma? Bakit? Ano bang nakakagulat na balitang yan? Bumaba na ba ang presyo ng 1 kilong bigas? Magkano na ngayon, pare? 20 pesos na ba? Hindi tungkol dyan, pare. Nakinig kasi ako sa sa bagong sikat na programa sa radyo
yung bading na announcer. Ha? At narinig ko ang sinabi. Oh, anong sinabi ng announcer na yan, pare? Ha? Ano? Pare, nakita raw nila na iniuwi na nila si Kapitan Karyong sa bahay nila kahapon pa. Ano? Abay, kung ganon, doon lalamayan sa bahay nila ang bangka niya. Ganun ba? O anong pakialam natin dyan? Basta ang sa atin, pare, masaya tayo dahil namatay na siya at matutupad na ang ating pangarap. Ah, kapitan ka na ngayon, pare, at magiging administrator ako. Ano bang nakakagulat doon, pare, ha? Pare. Oo! Ang nakakagulat, eh. Hindi pala totoong nabatay ang buwisit na matulis na kapitan na yon, kundi buhay na buhay. Eh, buhay na buhay lang pala. Anong... Ha? Si Karyong? Buhay na buhay? Matay ka! Paano nangyari yon, pare? Patay na siya! Ha? Nabuhay muli, ganun ba? Oo, pare. Hindi ko. Kaya nga, gulat na gulat ako, eh. Ha? Patay na, pare. Hindi pa matutupad ang ating mga pangarap. Paano ba nangyari yun? Hindi ba idiniklara ng doktor na patay na siya? Paano nabuhay muli? Paano? Hindi ko alam, pare. May anting-anting yata ang Karyong na yun, na galing sa pusa na siya mangbuhay. Kailangan kumilos tayo kagad, pare. Kung siya man ang buhay niya, uubusin natin. Hindi ako makapapayag na mapupurnada ang aking mga pangarap. Kaya kailangan na siyang mamatay. Oo, pare. Sige. Uubusin natin ang natitira pa niyang buhay. Pare, Adam. Bakit ganito? Tingnan mo siya, alin ko niya. Wala na kang mama sa akin. Umiiyak siya, pare. Pare. Bakit kaya siya umiiyak? Pare, mukha may masama siyang binabalak. You know, may nakikita akong baril na hawak-hawak niya. Pareho tayo ng iniisip, pare. Alam ko na ang binabalak niya. Baka hindi tayo pareho ng iniisip, pare. Ano ba sa palagay mong binabalak niya, ha? Kukuan. Baka... Kukuan eh. Palagay ko, pare, babarilin niya yung kalabaw ni Kanuto. Magkaiba pala tayo ng iniisip, pare. Hindi tayo pareho, tanga. Aha. Nako, ha? Palagay ko, pare, babarilin niya talaga. Ano bang alam mong binabalak niya, pare? Baka magsuswisad yan, pare. Baka may dalang barel. Kasi hindi na niya kasundo ang mga kasama niya sa bahay. Galit sa sakuyan niya. At may galit yan kay Karyong. Napakatanga mo naman, pare. Hindi mo naisip yan? Well, masakit ka namang magsalita, pare. Hindi naman ako gaanong tanga. Gamitin mo kasi paminsan-minsan yung utak mo, pare, kung meron pa. Pasensya ka na sa gagawin kong ito. Tingnan mo. Sa'yo ko'y bubuho, sa galit ko sa asawa at kuya ka. Ha? Pare? Anong ginawa niya? Pare, tignan mo kung anong ginawa niya. Tignan mo. Ha? Ginulat niya yung kalabaw, pare. Oo, pare. Sino ngayon ang tanga? Ako ba o ikaw, pare? Sino? Ako? Kwan, huwag na nga natin niya pag-usapan. Ang mabuti pa, pare, lapitan natin at kausapin. Kumbinsihin natin muli na makialib na naman sa atin. Halika na, pare.
Bilisan mo! Kap, kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Magaling na ako, Bibang. Pwede na nating ituloy yung naudlot na chicken round natin sana. Ano? Ikaw talaga, Kap. Napakahiling mo. Mamaya, malak na naman yan. Sabi ng doktor, napakahiling mo raw. Kaya nangyari yung tinatawag nilang Manoy Captibus. Yung sa aming mga babae naman, yung tinatawag na vaginimus sa sanhi ng pagkalak. Iba kasi ang damdamin ko kapag ikaw ang kasama ka. Pakiramdam ko bumabasa ako, Bibay. Ganun ba? Pareho lang pala tayo . Bumabata rin ang pakiramdam ko kapag ikaw ang kasama ko. Ha? Kukwan, silpon ko, nagri-ring. Sandali lang at sasagutin ko, ha? Sandali lang, ha? Hindi ko mapindot. Hello? Sino ito? Kap, dinilit mo na yata ang pangalan ko sa cellphone mo. Veronica, ikaw ba ito? Kap, sino ba yung tumawag sa iyo, ha? Sino? Veronica, Bibay. Akin na yan. Akin na yan. Ako nang makikipag-usap sa kanya. Baka mabinat ka. Bibang, bakit mo inagaw? Kakausapin ko pa siya. Hoy, Veronica! Huwag kang tatawag kay Kapitan! Baka problema na naman sa barangay ang sasabihin mo. Mabibinat si Kapitan! Bibang, bakit mo pinatay ang cellphone? Kakausapin ko pa sana . Huwag na, Kap. Baka mabinat ka. Mamamatay ka. Hindi ko kayang tanggapin kapag namatay ka. Oh, Veronica, natawagan mo na ba si Kapitan? Sumagot na ba siya? Oo, Pining. Kaya lang, inagaw ni Aling Bebang ang cellphone niya. Kaya hindi ko siya gaano nakausap. Talagang hayop ang Bebang na yun. Isusumbong ko siya kay Darwina. Ano? Wag! Malaking iskandalo yung binabalak mo. Sobra na kasi ang ginagawa ng matandang yun . Ang landi-landi niya. Matanda na nga, gurang pa! Bakit ano bang meron sa matandang yon na wala sa akin? Ano, Pinay? Sabihin mo nga! Huwag kang masyadong maingay. Baka may makarinig. At baka mahalata ka ng asawa mo na totoong may relasyon na kayo ni Kapitan. Wala akong pakialam sa asawa ko. Ang ipinaglalaban ko ay ang karapatan ko kay Kapitan. Dahil mahal na mahal ko siya, Pinay. Mahal na mahal ko si Kapitan. Ano mo ba yun? Kaya hindi ako makakapayag na may kaagaw ako sa kanya. Ano pang magagawa mo? Meron kang ang kaagaw at matanda pa. Kaya kalimutan mo na siya. Hindi, Pining. Hindi ko kaya. Kaya ito nang naisip kong paraan para magbakas ng aking paghihirap. Pero, Kutsilyo, anong gagawin mo? Huwag, Veronica. Huwag! Mga kapatid, alam nyo na ba ang balita tungkol sa mga naghihiwalay na mag-asawa dito sa atin? Ay, nako. Nako,
Alam niyo ba ang dahilan? Iba naman ang topic na announcer. Ang asawa pala nila ay tay-tatay daw si kapitan. Tungkol naman sa mga hihiwala na mag-asawa. Kaya pala lagi silang wala sa kanilang bahay. Na ang dahilan ay si kapitan? Sila kay kapitan. Nakakaloka. Parang imposible yata. Matanda na si kapitan eh. Bakit sila magkakagusto sa kanya? Ano bang meron sa kanya? Ay, Darwina! Gusto kitang makausap. Ha? Ay, ikaw pala, Aling Punyang. Oh, anong bibilin mo? Servisa na naman ba? May problema ka na naman ba? Oo, meron. Ha? Malaki ang problema ko. Pero hindi ako bibili ng servisa mo. May bago na kong suke, si Kumari Ijan. Mas masarap pa. Ay, kabilin-bilin ng lola. Huwag uminom ng serbisyo. Aba, teka, Aling Punya. Oh, bakit? Bakit ba parang sa akin kagalit? Oy, ano bang problema mo sa akin? Hay, napaka-konsentidora mong bakla ka. Ha? Bakit hindi mo ba alam ang ginagawa ng kahin mo sa akin, ha? Ha? Bakit? Ano bang ginawa sa'yo ng tita ko, ha, Aling Punyang? Nakaw, nagmamaang maangan ka pa. Hindi mo ba alam na inagawan na ko ng asawa? Ha? Aba, Aling Punyang, magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita mo, no? Ha? Nakakasirang puri yan. Pangalawang beses mo na sinabi yan. Oy, magtigil ka. Baka idimanda ka namin. Ako ang magdidimanda sa kanya. Dahil inaagawan niya ako ng asawa. Kaya sabihin mo sa tiyahin mong malandi na tumigil na siya dahil ididimanda ko na siya talaga! Oh, Vice Mayor, may mga kabarangay po kayong nandyan sa labas. Gusto raw kayong makausap. Ha? Eh, sino ang mga yan? Mga lalaki po silang lahat. May mahalaga raw silang sasabihin sa inyo. Sige, papasukin mo na sila. Ah, sige po. Oh, pumasok! Mga kapatid, alam nyo na ba ang balita tungkol sa mga naghihiwalay na mag-asawa dito sa atin? Ay, nako. Nako, alam nyo ba ang dahilan? Iba naman ang topic na announcer. Ang asawa pala nila ay tay-tatay daw si kapitan. Tungkol naman sa mga hihiwalay na mag-asawa. Kaya pala lagi silang wala sa kanilang bahay. Na ang dahilan ay si kapitan? Sila kay kapitan. Nakakaloka. Parang imposible yata. Matanda na si kapitan eh. Bakit sila magkakagusto sa kanya? Ano bang meron sa kanya? Ay, Darwina! Gusto kitang makausap. Ha? Ay, ikaw pala, Aling Punyang. Oh, anong bibilin mo? Servisa na naman ba? May problema ka na naman ba? Oo, meron. Ha? Malaki ang problema ko. Pero hindi ako bibili ng servisa mo. May bago na kong suke, si Kumari Ijan. Mas masarap pa. Ay, kabilin-bilin ng lola. Huwag uminom ng serbisyo. Aba, teka, Aling Punya. Oh, bakit? Bakit ba parang sa akin kagalit? Oy, ano bang problema mo sa akin? Hay, napaka-konsentidora mong bakla ka. Ha? Bakit hindi mo ba alam ang ginagawa ng kahin mo sa akin, ha? Ha? Bakit? Ano bang ginawa sa'yo ng tita ko, ha, Aling Punyang? Nakaw, nagmamaang maangan ka pa. Hindi mo ba alam na inagawan na ko ng asawa? Ha? Aba, Aling Punyang, magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita mo, no? Ha? Nakakasirang puri yan. Pangalawang beses mo na sinabi yan. Oy, magtigil ka. Baka idimanda ka namin. Ako ang magdidimanda sa kanya. Dahil inaagawan niya ako ng asawa.
Kaya sabihin mo sa sahil mong malandi na tumigil na siya dahil ididimanda ko na siya talaga! Oh, Vice Mayor, may mga kabarangay po kayong nandyan sa labas. Gusto raw kayong makausap. Ha? Eh, sino ang mga yan? Mga lalaki po silang lahat. May mahalaga raw silang sasabihin sa inyo. Sige, papasukin mo na sila. Ah, sige. Ano kaya ang nakita ni Vice Mayor Agaton na ginagawa nila Kapitan at Tintin? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Matulis sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!